Nagparamdam na naman ang Bulkang Taal ng magbuga ito na makapal at mataas na usok kanina umaga. Pero ang ina-evacuate nila hindi nangangamba sa anumang peligro at nagpumilit pa rin makabalik sa kanikanilang bahay. Saksi, si Raffy Tima. Nagmamadaling lumabas ang ilang taga-agonsilyo nang makaramdam daw ng lindol na sinundan ng paglabas ng puting usok mula sa Bulkang Taal kaninang umaga. Eh, natatakot din po kaya nagmadali na po kami lumabas. Inantay lang po namin lumiwanag ng konti, pinakain lang po namin yung mga alaga naming hayop. Tapos umalis na din po kami agad. Madami na din pong nagsilabasan. Pasado alas 5 ng umaga nang magbuga ng makapal at mataas na usok ang bulkan o ang steaming. Mas dumami rin ang pagyanig at ang ibinubugang sulfur dioxide ng bulkan na ayon sa FIBOX ay nagre-recharge. Yung magma na inilabas nung mga unang araw ay nandun pa sa taas at ito ay nagpapainit sa tubig na pumapasok sa isla at paminsan-minsan ay posibleng mabara. At kung mabara ito ay tuluyang magkaroon uli ng pagsabog. Ang mga taga-Philippine Coast Guard pinag-aali sa mga bangka sa lawa sa bahagi ng San Nicolas. Para po maiwasan na rin po natin yung mga mangingisda na magpatuloy po sa kanilang mangingisda. Dahil unang-una po talaga pong napakadelikado po dun sa lawa po ngayon po. Pero nang mapansin ang panibagong aktibidad ng bulkan, bigla rin nilisan ng mga taga-Coast Guard ang bayan. Hindi na rin itinuloy ang balak na ilipat ang mga alagang hayop mula sa mga lockdown area. As per advice po ng sa Coast Guard District sa Southern Tagalog po, pull out daw po na muna kami dahil lumalakas po yung usok po. Sa kabila pa rin ang peligro, may mga residente pa rin bumabalik sa danger zone kagaya sa Agonsilyo. Marami pa rin pumapasok. Talagang marami pa rin may alaga eh. Kaya pati ang maliliit na kalsada patungo sa Agonsilyo, hinarangan ng mga pulis. Mahigpit ding ipinatutupad ang total lockdown sa Tanawan City sa direksyon patungo sa Talisay. Pero may mga nagpupumilit pa rin. Ang aming mga pinaghahanap mo ay wala ho kami pag-uumpisahan. Kami po nakikisimpata sa inyo kaya lang ho ay napag-utusan ho kami na bawal. Opo, alam naman ho namin. Okay po, tama na po yun, Nay. Aalis pa. Ang ilan, diskarte at tiyaga ang puhunan. Kada ng bukid. Puro bukid para lamang. Ang iba namang hindi nakabalik, FIBOX ang pinagdiskitahan. Yung sinasabi ng PhilBox na level 4, eh, hindi na, parang nila nasasabi. Eh, wala na naman silang aparato sa bulkan, natabunan na. Yun nga hong pumutok, hindi hong nila nasabi na puputok na. Ngayon pa naman hong wala na aparato. Kailangang intindihin ng mabuti ang nangyayari sa volcano. Pero ina-assure po namin kayo na we will evaluate the volcano araw-araw para mas makita natin kung maliit na ang peligro para sa ating mga kababayan. Humihingi ng pangunawa ang gobernador ng Batangas sa mga kababayan niyang gusto nang bumalik sa kani-kanilang bahay. Bakit lockdown pa rin tayo? Dahil pagputok ngayon, bigla. Ano? In 3 minutes, patay lahat ang nandoon sa lakeshore. At pagpapatuloy natin yung ating panalangin at dito dahil pag nagtagal, medyo malaki ang suliranin. Sa mataas na kahoy, unti-unting bumabalik sa normal ang buhay ng mga residente sa 7 barangay na isinama sa lockdown area pero binawi rin at itinuturing ng safe zone. Natuwa din kasi makakapagbukas na kami kahit wala pang masyadong tao. Ako si Raffy Tima, ang inyong saksi.